last Sunday lang. Itong Sunday lang? Oo, nakaraan pa po. Yung pipe ko. Pipe, okay. Nag-twist lang siya, and then naka-MRI ko na po siya. Nandiyan yung result. Wala namang puncture. Hindi mo pakita sa akin. Pakita sa akin. Pakita mo sa akin. Possible mabasag yung pinaka, ano, fibula shaft. Pinakadulo. Parang lahat, magkano ang MRI sa tuwag ngayon? Huwag mo sasabihin ko sana, magkano, estimate lang. 10,475 po. Oh, great. 10,475. Yan ang presyo ng MRI. Sa tuwag. Okay. Nakalihis talaga rito. Oo nga po. Nakalihis talaga yun. Bumaba po ito. Iniiskus ang tama nito. Iniiskus. Kaya hindi naman daw ganun ba? Ang tabi na tayo na lang po. Torn between the ano? Okay na? Consider partial thickness T of the ACL. Grade 1 MCL sprain. Probable flap tear on the posterior horn of the medial meniscus. Contusion change of the lateral. Sabi mo wala. Bumpog sarado to. Alam ba yun? Partial thickness of tear. ACL. Alam mo yung ACL? Yes, ayun, yung sa gitna. Isa, partial tear. Anong ibig sabihin ng partial thickness tear? Kumbaga, may mga punit na hibla niya pero hindi siya nag-torn. Kumbaga, hindi siya totaling punit. Pero, hindi niya sabi sa akin eh, pahinga lang doon. Tapos, probable flap tear. Hindi ko naman kaya yung therapy na in-order sa akin is 4,000 something. Medial meniscus. What is medial? Medial meniscus sa loob, sa labas, dito ang ano, pano, sa kabilang gilid ang medial meniscus, doon sa kabilang lateral. Minimal serous muscle strain, moderate joint effusion, okay, so continuous edema along the lateral and medial compartments. Okay, moderate joint effusion, ibig sabihin, gumiwang yung ano mo, gumiwang. Kita rin dito sa image eh, gumano no. Nagasgas to. Nagasgas yung dito no sa medial. Yan ano, magne-negative talaga to sa ano, magne-negative talaga to sa fracture. Pero ano ba ang mga piyesa ng tuhod? Halika, dito. Tingnan mo kung gaano karami yung piyesa ng tuhod. Ang may tama sa iyo ito. Ayun oh, binabanggit. Ayun yung medial meniscus. Medial meniscus. Malalaman mo pag ano, panlabas, dalawa kasi yung buto sa baba, yung tibia at yung fibula. Opo. Yan, ito yung fibula oh. Yan, yan yung fibula. So, ayan ang medial meniscus, ibig sabihin niya may tama yan. Ito yung ACL, yung mas maliit, yung una, yung PCL yung sa likod. Ito punit siyang kalahati, ganito. Ano ba ang partial tear? Ganito. Yan ang ACL, anterior cruciate ligament tear. Yan, ganyan ang nararamdaman mo. Tapos joint effusion. Ano ba ibig sabihin ng joint effusion? Eh kasi nga ito na punit, lulubog to ngayon. Okay? Yun ang ano, kaya nararamdaman mo, tutunog-tunog ganyan. Tapos hindi mo maitiin kasi yung ACL mo maga sa loob. Kahit anong-ano. Pero pag, masakit na yan kasi may joint effusion. Pero pag na-ilis yun, yun naman maga ang ACL. Tignan mo mamaya. Diba, hindi mo maitiin, di ba? Hindi po, tama po. Tignan mo mamaya. Pag hindi mo natiin, pagkatapos kong ipitikin niya. Actually, hindi ko masagad. Hindi, may dahil mo. Doon natin niya, no? Tapos yung hinihingi sa akin ng huli, 4,000 good for one month, 3 times a week. Ikaw na lang, turuan lang kita. Higa ka. After nitong treatment natin, tuturuan kita kung paano ko makarecover na mabilis. Higa ka dyan, maayos. Ang gagawin mo lang dito is, pag na-adjust natin, i-rest mo lang, haplosan mo lang ng pout. Tignan mo. Hindi ka gagastos ng 54,000. Ito na yung uling gastos mo nito. Tsaka yung pout. Isang buwan kang inaano. Opo. Isang buwan ka lang magpahinga, wala kang gastos. Haplosan mo lang ng pout. Ngayon pa lang pagka natapos na itong pitikin, alam mo, basta, alam mo naman sa pakiramdaman yun eh. Alam mo sa sarili mo kung ano yung sakit na naramdaman mo sa mo. Wala kang ibang gagawin dito, araw-araw mo lang
tapusin mo lang sa sarili mo. Pwede ko ilakad? Oo, bakit hindi? Sabi daw nung doktor, bawal ko na ilakad na malayo. Huwag nyo siyempre nga siyempre layo. Siyempre, pag inilakad mo ng malayo yung namamagang mga ligaments mo, may tama kasi miniskus mo. Habang kinukuskuskus mo yun, siyempre mahihirita sila. May tama rin yung ACL mo. Hmm. Tapos may yung joint infusion na sinasabi. Dahil nga yun sa miniskus eh, pagkapuno. Siyempre, pag mali yung natatamaan, may stress yung buong tuhod mo. May stress yung mga tendon mo. May stress yung muscle mo. Kaya hindi ka pwede maglakad ng sobrang layo. Pagkaano, nakalakapaglakad ka, pwede naman maglakad. Pag nakapaglakad ka, alam mo medyo pahinga, parang sasakyan, stop over din. Okay? Dahil bago lang to injury mo, nakaraang linggo lang, punit pa to eh. Buti nga hindi ka na torn ACL, patay ka. Medyo mas matagal ang ano nun. Mas na nga. Huwag mo labanan. Lambutan mo lang, laglag mo lang. Ayan, sige, laglag mo lang. Isa pa. Huwag mo labanan. Huwag mo labanan. Isa pa. Ang bandage, Roy. Ilang buwan ko po siya ipapahinga? Sir, normal lang lang. Wala mo nang laro. Kung kaya mong dalawang buwan, mas maganda. Mas matagal, mas maganda. Kasi ito, may ano na eh, may warning na eh. Maghihilom naman yan. Kaso, hindi na mabiperfect na yung 100% na paghilom. Magdidikit lahat ng mga naputol na hibla. Hindi. Hindi na makakabalik ng todo yun. Itikas na lang yun. Yes, lakad pa. Anong pakiramdam mo? Medyo gumaan. Nadidiin mo na. Kanina, ganun yun. Ganito ka dyan. Yung mga? Nagaganyan mo. Nagaganyan mo na. I-rest mo lang. Bumili ka ng pau. Wala kang ibang gagawin kundi maghintay lang ng paghilom ng mga sugat. Parang ano lang din yan eh. Parang kanasugatan lang yan. Sinarado, tinahe. Pero sa loob medyo may ano. Kaya alalagaan mo lang ng haplos na yan. Wala kang ibang gagawin. Ganun-ganun yun lang. Kaysa maghintay ka ng isang buwan na nagbayad ka ng 54,000. Okay? Yun lang. Okay? Huwag mo lang babasay na. Sige.